Narito ang 12 mga bagay na hindi mo dapat gagawin ngayong Hungry Ghost Month. Ito ay magsisimula ngayong August 4 hanggang September 2 at ang Hungry Ghost Festival ay August 18. Ano nga ba ang Hungry Ghost Month? Ang Hungry Ghost Month sinasabing magsisilabasan ang mga gutom na kaluluwa. Ito ay ang mga namayapang kaluluwa na hindi nakaabot sa langit at ngayon ay bumabagabag sila sa ating mundo. Ang Hungry Ghost Month ay bukas ang portal ng kadiliman kung saan ang mga ligaw na kaluluwang ito ay naghahanap ng mga kadamay. Kung kaya't dapat tayong mag-ingat ngayong Hungry Ghost Month dahil sinasabi nga ito ang buwan ng samot-saring kamalasan sa ating pera, sa ating kalusugan, sa ating pag-ibig, sa ating karera at sa ating negosyo o trabaho. Narito ang 12 mga bagay na hindi mo dapat gagawin para hindi ka malasin ngayong Hungry Ghost Month. Ang unang hindi mo dapat gagawin, ito ay ang huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na. Sinasabi kasi ngayong Hungry Ghost Month ay hindi ka dapat lalabas tuwing gabi dahil aktibo ang mga masasamang espiritu. Ito yung mga gumagambala sa ating kabahayan, pati na rin sa ating daan. Kung kaya't maraming mga naaaksidente, may mga nangyayaring hindi maganda sa ating kapalibutan, lalong-lalo na kung tayo ay lalabas tuwing gabi na. Kahit iiwasan mo ang mga lakad, lalong-lalo na kapag hating gabi na. At ang pangalawang dapat mong iwasan, ito ay ang bawal lumipat ng bahay o bumili ng bagong bahay. Sinasabi kasi kapag Hungry Ghost Month at lilipat ka ng bahay ay magkakaroon ng samot-saring kamalasan sa inyong pamilya, kalusugan man ito, negosyo at kaperahan. Kaya't iiwasan mo ito bago pa man maging huli ang lahat. At ang pangatlo ay huwag kang susuot ng mga kulay itim at kulay pula na damit. Dahil sinasabi na kapag sumuot ka ng ganitong kulay ay talaga namang tatablan ka ng samot-saring kamalasan. Sinasabi kasi na kapag sinusuot mo ang mga kulay na ito ay parang iniimbitahan mo ang mga masasamang kaluluwa na pumasok sa iyong buhay, lalong-lalo na sa inyong pamilya. Ito rin ay makakagambala sa iyong pamumuhay, lalong-lalo na sa kalusugan. Ang panglima ay ang huwag kayong magsuswimming sa tuwing gabi. Kung kayo ay mahilig mag-outing or pumunta sa mga swimming pool or karagatan, huwag na huwag kayong pupunta sa tuwing gabi na. Dahil nalalaman nga na kayong ghost month, kung kayo ay magsuswimming sa gabi ay mangyayari ang mga hindi nyo inaasahan. Kung kayo ay nagbabalak na pumunta sa swimming pool o karagatan, huwag nyo na itong ituloy kung ayaw nyong malasin ngayong ghost month. Pang-anim na huwag nyong gagawin ngayong ghost month ay huwag nyong uupuan ang mesa na may mga pagkain. Sinasabi kasi na maghahatid ito ng bad luck pagdating sa inyong kabuhayan, negosyo o trabaho. Kaya dapat nating respetuhin ang ating hapagkainan. Lalong-lalo na kung kayo ay merong mga pagkain na tira-tira, huwag nyo itong aapakan. Bagkos ipakain nyo ito sa inyong mga alagang ibon o kaya naman mga aso. Ang pangpito na dapat nyong iwasan, ito ay ang bawal pumulot ng mga barya sa daan. Sinasabi din kasi na kapag pumupulot ka ng mga barya sa daan tuwing ghost month, sinyalis ito na mamumulubi ka or mauubusan ka ng pera. Kung meron kang maraming ipon, ay huwag na huwag mong gagawin ito kung ayaw mong malasin ang iyong kaperahan ngayong ghost month. Ang pangwalo na dapat nyo ring iwasan ngayong ghost month, ito ay ang bawal kumuha ng litrato sa tuwing gabi. Kung kayo ay mahilig kumuha ng litrato, ay iiwasan nyo ito lalong-lalo na kapag gabi na or kahit ano pa mang kamera ang inyong ginagamit ay papasok ang mga ligaw na kaluluwa at magpapakita ito sa inyong litrato. Ang pangsyam na bawal gawin ngayong Hungry Ghost Month ay ang pagbubukas ng negosyo. Ikaw ba ay nagbabalak magnegosyo, tindahan man ito sa sari-sari store, food cart, online business or kahit ano pa man. Sinasabi ko na sa iyo na dapat huwag nyo na itong ituloy. Dapat ipagpaliban nyo ito, lalong-lalo na ngayong Hungry Ghost Month. Sinasabi kasi na kapag magpapatayo ka ng negosyo ngayong Hungry Ghost Month, ay malulugi lamang ito at magkakaroon ng samot-saring problema pagdating sa inyong kaperahan. Kaya't iwas muna tayo sa pag-i-invest sa negosyo, mapa-online man ito or physical na negosyo.
kung ayaw niyong malasin ngayong Hungry Ghost Month. Kaya huwag na huwag kayong magbubukas ng negosyo ngayong Hungry Ghost Month kung ayaw niyong malasin pagdating sa inyong kaperahan at sa inyong puhunan. Ang pangsampu na bawal gawin ngayong Hungry Ghost Month, ito ay ang paglalabas ng malaking pera, lalong-lalo na sa usapang sugal. Kung kayo ay nahihilig sa pagsusugal, mapa-online man ito or physical, mas mainam na tumaya lamang kayo ng maliit na kapital at hindi nyo dapat ilalabas ang malaking pera o ang inyong mga ipon dahil sinasabing aktibo ang mga masasamang kaluluwa ngayong Ghost Month. Gustong-gusto nila na kunin ang inyong kaperahan. Sinasabi kasi na ang Hungry Ghost Month ay gutom na gutom ito lalong-lalo na pagdating sa kaperahan. Kaya't ingat-ingat kayo pagdating sa sugal. Kung kayo ay magtataya, mas mainam na maliit lamang ang inyong itataya sa sugal. Ang pang-onse na dapat niyong iwasan ngayong Hungry Ghost Month, ito ay ang paghahanap ng trabaho. Sinasabi kasi na bawal dapat tayong maghanap ng trabaho ngayong Hungry Ghost Month. Mas mainam na palipasin niyo muna ito bago kayo maghanap ng panibagong trabaho. Sinasabi kasi na kung kayo man ay makahanap ng trabaho, ay magkakaroon naman ng samot-saring kamalasan. Maaaring ikaw ay masisante o kaya naman magkakaroon ng problema sa inyong katrabaho. Kaya't iiwasan mo muna ang paghahanap ng panibagong trabaho. At ang panglabing dalawa na dapat niyong iwasan ngayong Hungry Ghost Month, ito ay ang pagtingin sa salamin sa tuwing gabi at kinakausap niyo ang iyong sarili. Kung kayo ay mahilig tumingin sa salamin tuwing gabi at kinakausap niyo pa ang inyong sarili na para tila bang kayo ay may kinakausap na ibang tao, alam niyo ba na dapat niyong iwasan ito kasi sinasabi ngayong Hungry Ghost Month ay papasukin ng mga masasamang espiritu ang inyong salamin kaya't iiwasan mo ang mga bagay na ito. Tandaan mo ang videong ito ay mga gabay lamang. Ang solusyon ngayong Hungry Ghost Month ay dapat nating patatagin ang ating paniniwala sa ating poong may kapal. Ang paniniwalang ito ay hinango noong unang panahon pa at ngayon nagsisilbing gabay ito para mag-ingat tayo sa mga negatibong bagay na maaaring mangyari sa atin. Kung ikaw ay natatakot ngayong Ghost Month, di mo dapat katakutan ang Ghost Month. Bagkos ikaw ay manalangin at patatagin ang iyong kalooban. Para makaiwas sa kamalasan ngayong Ghost Month, mainam na tayo ay manalangin araw-araw, gumawa ng kabutihan sa kapwa. At para sa karagdagang pangontra ngayong Ghost Month, mas mainam na meron kayong proteksyon sa inyong tahanan, katulad ng asin at bawang. Alam nyo bang ang asin at ang bawang? Ito ay numero unong pangontra sa mga negatibong espiritu at mga negatibong elemento na papasok sa ating tahanan. Kung kayo ay palaging nasa bahay, gumawa kayo ng pangontra katulad ng asin. Ilagay lamang ito sa isang maliit na lalagyan at hindi nyo ito tatakpan. Maglagay din kayo ng mga butil ng bawang sa bawat kanto ng inyong bintana. Ito ay magsisilbing proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya.